mga ka-Hoopx! What's up sa inyo? So welcome back na naman po sa isa na naman pong episode at makita niyo na naman po yung mukha ko. Ayan, at magpanigurado, marami na naman sa inyo nag-aabang. Ano na yung sapatos? Minanalo na ba? Huwag kayo iya! Wait lang kayo dahil mamaya mga ka-Hoopx, i-announce ko na ang nanalo ng CP3 and Jordan CP3 at nakahula ng tamang sagot sa favorite Mobile Legends character ko. At yan, papaita ko sa inyo kung paano ko sinulat lahat-lahat ng comments nyo. Syempre, ang susunod na giveaway ko, bago yan, baka may mga babasa na naman ako dyan, luma yung papamigay ko. Huwag kayo iya! At ito, i-announce ko mamaya kung paano nyo mapapanalunan tong sapatos na to. Bagong i-feature namin, isa na naman pong bigate na player. Ayan mga Hoopx, dahil itong player na to ay idol ko to at palagi ko itong nakikita sa mga liga. Idol na idol ko to, nakasalubong ko to isang beses ako ba o ewan ko. Huwag na natin patagalin, kilalanin natin si idol Irven Palencia. Let's go! What's up mga ka-Hoopx? Ako nga pala si Irven Palencia, 23 years old, ang height ko ay 5'9", position ko ay point guard. Nakatira ako ngayon sa Caloocan City at naglalaro ako sa MPBL Basilan Steel. This lead is now 5 for St. Clair, proudly more. Palencia. Palencia, Anko Fraser, step on! And this ball! So pagkakataon kayo ng St. Clair, makuha yung kalamangan. Palencia, dinire-direct! Naalala ko nag-start ako maglaro ng basketball, grade 3 yata ako, 8 or 9 years old, ganun. Ang nag-impluensya naman sa akin, yung papa ko. Dati yung bata-bata pa sila kasi, lagi akong sumasama sa dayo eh. Nanonood lang, lagi niya akong bit-bit kahit saan sila dumayo. Ayun, hanggang sa na-adapt ko na yung paglalaro ng basketball. Siya talaga yung nag-impluensya sa akin. Story ko dito sa Manila liga-liga labas lang, laro-larong kalye, hanggat sa natuto akong mangarap. Kasi kapag ka nangarap ka, doon ka naman mag-i-improve eh. Pag may sinasanda lang ang pangarap eh, parang gagawin mo lahat para lang makatupad yung pangarap mo. Kaya hindi mo namamalayan, habang tinutupad mo yung pangarap, may unti-unti ka nag-i-improve. Nag-high-school ako sa UE, nag-college naman sa Lyceum, then transfer ako ng St. Clair. Doon na nag-start yung journey ng paglalaro sa basketball. Challenge sa akin nung tryout ako, kasi alam ko maliit ako eh. Ang ginawa ko, nilabas yung pagiging agresibo ko eh. Mabilis, kung nasan yung bola, nandun ako. Pwede mong i-prove sa kanila yun araw-araw sa ensayo. Ayun yung challenge sa akin kasi maliit ako eh. Ayun yung pinakita ko sa mga coaches ko na mabilis, na agresibo, diba? Maliit ka na nga, tatamad-tamad ka pa, diba? You gotta fight. Sobrang importante sa player ang kondisyon, syempre. Talaga yun yung number one. Nung una, hinihingal ka. Pangalawa, wala ka sa rhythm. Pangatlo, yung mga gusto mong gawin, hindi mo magawa kasi wala ka sa kondisyon. Pero pag nasa kondisyon ka, kahit naman hindi mo talaga ginagawa, eh nagagawa mo eh. Did your mama warn you if you're gonna go, 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 go hard? Why would you wanna be superstar fast? Step into the cypher and see who you are. Sissy soft suckers, you won't fall. If you wanna go, you better go hard.
mga galaw ni Idol Irven Palencia. Yan, grabe, sobrang shifty niyang point guard. Ang dami niyang galaw, nang sobrang lupit. Mapapawaw ka na lang talaga. Ayan, at mahahalin tulad ko siya sa mga PBA players na kagaya ni Gio Halalon, Kent Salado, Roy Sumang. Di lang siya scorer, facilitator din siya at malaking na itutulong niya sa kanyang team kung saan siya naglalaro. Ayan nga, kaya nga siya kilalang kilala sa Basilan Steel. Siyempre, sa naas ko sa St. Clair din, mga ka-Hoopx. Ayan, diyan ko siya nakilala, diyan ko siya napapanood madalas. At yun nga, nag-PBA D-League pa si Idol Irven Palencia. Man ako fan or hater, pero tingin ko siya na talaga yung pinaka-best player in NBA ngayon. Si LeBron. Kobe. Ito. Kasi sobrang lambot niya sa paa, tsaka ang ganda ng kulay niya. Talagang komportable ka talaga pag maglalaro. In the future, gusto kong makalaban, syempre idol ko. Si Kuya Gio Halalon, syempre. Iba yung arrive, iba yung katawan, di ba? Iba yung bilis. Gusto ko rin siyang i-challenge, syempre, pagdating in the future. Sa career ko, ang pinakamirap na pinagdaanan ko, Actually, hindi lang sa akin, syempre, sa ibang player din. Para sa ibang player din to, feeling ko nararamdaman niya rin to . Mawala na kumpiyansa. Ayun yung pinakamahirap . Kung paano mo lalabanan yun. Kasi isipin mo, kalaban mo na nga yung lahat, di ba? Pati sarili mo, kalaban mo. Nasa yun na yun, kung paano mo siya dadalhin, kung paano mo ilalagay sa positive thoughts na hindi ka dapat madown sa sarili, di ba? Pero lahat naman ng player, pinagdadaanan talaga yun. Pero ilagay mo lang siya sa positive way para malagpasan mo yun. Kung paano naman ako napunta sa MPBL, kasi one time may game kami sa D-League, kalaban namin Ateneo. Nandun si Boss Jax, yung manager namin ngayon sa Basilan. Siya yung nagre-recruit ng player talaga. Sinabi ko sa coach ko sa St. Clair, Coach Gino, na may kumukuha nga sa akin team, ganun. Silang dalawa na yung nag-usap, doon na nag-start yung journey ko sa MPBL. Experience ko sa pag-represent sa Basilan ay grabe talaga. Kasi solid yung suporta nila . Kahit sa manalo man talo, nakasuporta pa rin talaga sila . Kaya ang sarap sa feeling ng ganun. Yung kahit alam mong nadadown ka na, may mga tao naniniwala pa rin sa'yo. Kaya talagang mahihiyakang maglaro para sa sarili mo pagka sa Basilan. Kaya syempre isipin mo rin yung nararamdaman nila kung matatalo. Kaya solid, solid. Talagang napakasaya. Iba yung pakiramdam. Number 16 talaga ako sa St. Clair kasi nga ayun yung birthday ko. Kaso nung napunta ako MPBL, syempre mas maraming veterano sa akin doon. Nakita ko si Kuya Mikol, number 16. Syempre veterano siya, nag-adjust na ako. Ginawa ko, kinuha ko ng number 4 kasi ayun naman yung birth month ng baby ko. Ayun, ayun yung story ng number ko. Motivate ko yung sarili ko kasi may gusto kong abutin na pangarap. Kasi kahit i-motivate ka pa lahat ng tao dyan, kung hindi ka naman porsigido sa ginagawa mo hindi ka naman mamotivate. Ako ginagawa ko, kumukuha lang ako ng lakas sa pamilya ko, sa mga mahal ko sa buhay para magporsige, para ma-motivate ako na maabot ko yung goal. Kailangan mo lang kumuha ng inspirasyon para ma-motivate ka maabot yung goal mo. Sa mga point guard katulad ko, syempre, hindi naman ganun kalaki yan. Huwag lang kayo titigil sa pagpa-practice. Ayun lang ang mapapayo ko. Syempre, sipag lang at saka dasal. Ayun ang di dapat mawawala. Lahat naman ng player dito sa Pilipinas, syempre, ang main goal talaga, makatungtong sa PBA. Pero hindi natin alam kay Lord kung ano talaga yung plano niya para sa akin. Sinusunod ko lang yung proseso. Dinadaan ko lang sipag at determinasyon para makuha. Thank you, Hoopx Basketball. Binabati ko nga pala yung family ko. St. Clair family, mga taga-Basilan, Team Penom, Etneb family, Crystal Infinity, Brotherhood, kay Boss John, Master Denden, kay Chairman Nano, SK Ciboleros, tapos mga Salwanat, at sa lahat ng sumusuporta sa Hoopx Basketball. God bless you all. So yun mga ka-Hoopx,
Siyempre, sana natuwa kayo sa episode namin to. And don't forget to subscribe and follow and like nyo na rin ang Facebook at YouTube channel naming Hoopx Basketball PH. Ayan, sa YouTube yan. At sa Facebook naming Hoopx Basketball. Ayan, maraming salamat sa mga followers at subscribers namin. At marami pa po kaming pakulo. So ayan mga Hoopx, kung gusto nyo pa makakita ng mga gantong klaseng kalupit na mga player, ayan, syempre, scroll nyo lang ang aming mga videos at makikita nyo ang mga malulupet na mga players pa, kagaya nila Irven Palencia, CJ Cancino, sila Idol Lastic Man at marami pang iba. Ito na mga Hoopx, announce ko na ang nanalo na sapatos. So ayun mga Hoopx, welcome back po sa X-Vlogs namin. Ayan, gaya ng pinangako ko ng nakaraan mga ka-Hoopx, ipapamigay ko at i-announce ko na po ang winner ng Jordan CP3. Ayan, syempre, gaya ng sinabi ko, i-comment nyo lang po ang favorite ML character ko po mga ka-Hoopx, diba? So ayun, ang tamang sagot po ay Granger. So lahat ng mga sumagot ng Granger ay tama po kayo. Kapag kanilay ko po yung comment nyo, ipanigurado, kasali kayo dito. So ito mga Hoopx, panigurado, nagtataka kayo kung bakit nandito itong dalawang sapatos na to. Ay after na itong giveaway na to, mamaya i-announce ko kung paano nyo ito makukuha at paano nyo ito i-claim. Ayan, paitan natin. So lahat ng sumagot ng Granger ay ayan, nandito kayo lahat, nilike ko kayo sa comment section at panigurado nandito kayo. So ayan, magbabasa tayo. Finn Carpenter, Edison Antonio, Nicole Santiago, oh, nag-comment din. Ayan, Sean Vlog, ayan, meron pa. So ayan mga Hoopx, legit po yan. So lahat po na nag-comment dito ay sinali ko. So ayan, nalagay natin dito sa box. Ayan, papakita ko sa inyo mga Hoopx para walang halong daya. Walang halong kadayaan. So yun, ang nanalo ng Jordan CP3 IC. Ayan, drum roll. Ayan, I see Jake Avila. Ayan, so ayan, Jake Avila mga Hoopx. Kita nyo naman, legit na legit, Jake Avila. So congratulations sa'yo, Jake Avila. Ikaw po ang nanalo ng panibagong Jordan CP3. So ayan, congrats sa'yo, Jake Avila. Ang gagawin mo lang, i-comment mo lang na ikaw si Jake Avila. Siyempre, makikita naman namin. Chat ka lang namin, Jake Avila. Ito na mga Hoopx, i-announce ko kung paano nyo makukuha itong dalawang giveaway. Ayan, pakita natin, inapit natin. So itong Air Max at ang NMD Farrell. Ayan, so ayun mga Hoopx. Sobrang dali lang manalo na itong dalawang sapatos na to. Ang naiisip ko kasi mga Hoopx, magpapa-tournament ako sa Mobile Legends, yan, 1v1. Ayan, panigurado, medyo may idea na kayo kung paano yung format na yan. So, ito, lalagay natin sa champion ng tournament at ito yung first runner-up. So, paano makakasali mga Hoopx? So, pipili ako ng first 16 lucky contestants. Iko-comment nyo lang kung ano ang in-game name ko sa Mobile Legends. At syempre yung account number ko. So makikita nyo dyan sa profile ko yan mga Hoopx. Syempre, yan. So meron na tayo in-game name ko. At yung account number ko. Ilalagay nyo at i-comment nyo din ang in-game nyo sa baba. At yung account number nyo, syempre. So mamili lang tayo ng lucky 16 contestants. Kaya medyo pinahirap ko na dahil itong dalawang sapatos na to. Eh, sobrang halaga. At sobrang valuable sa akin, kaya ipapamigay at ipapag-giveaway ko sa inyo yon mga Hoopx ng ganun kadali. In-game name ko lang at account ko at i-comment nyo rin ang mga in-game name nyo at ang account nyo rin below nun. So yun mga Hoopx, magpapa-tournament tayo Mobile Legends dahil yun ang mga ginagawa natin. So stay safe, stay at home lang mga Hoopx. Ingat kayo palagi, till next episode. Peace!